Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Maricar at welcome back po sa aking YouTube channel. Dito po sa aking channel ay nagre-review po ako ng mga earning application na pwede nyo pong pagkakitaan ng extra income na wala po kayong inilalabas na pera o puhunan gamit lamang po ang inyong mga cellphone at pwede nyo po itong i-cash out sa inyong GCash at PayPal account. Kaya kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like this video, share, and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong upload. So ayan guys, without further ado, let's go to the video. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video, i-review natin si Boom Battle Online PVP. So, ituturo ko sa inyo yung bagong update na itong application na ito at kung paano tayo mag-start dito kay Boom Battle. So, ito po pala yung kanyang logo sa Play Store. Ayan, mahina yung ating internet. Basta, ayan yung makikita nyo na logo. Available po siya para sa mga Android user. Meron na po itong 4.2 stars, 9,000 reviews, and 500,000 download. About this game, na-release po ito, neto lang noong November 19, 2021. Last update ay neto lang pong July 3, 2022. So kapag bagong user pa lamang po kayo kay Boom Battle, madami po yung nagtatanong kung paano lalabas yung PayPal logo na nandito po sa gilid. So para lumabas po yan, may makikita po kayo ditong invite friends dun po sa pinakang home. At kapag inopen nyo po iyon, may makikita po kayong activate now. So kapag clinic nyo po yung activate now, ito po yung makikita nyo dito. So active invitation. Kailangan nyo pong gawin yung dalawa na yan. Unang-una po ay maglalaki dyan po kayo ng 7 times dito sa katabi ng invite friends. Diyan po, every spin po ay kailangan po nating manood ng advertisement. Kaya ibig sabihin po kung 7 times po nating mag-i-spin dyan, 7 times din po kayo makakapanood ng mga advertisement. So kailangan nyo pong gawin yon para nga po lumabas yung PayPal logo na nasa gilid. So next naman po, kailangan po nating makareach ng trophies. So ituturo ko po sa inyo mamaya kung paano kayo makaka-reach ng trophies. And then kapag nagawa nyo na po yung dalawa na yan, may lalabas na po na PayPal logo dito. So babalik na po tayo or pupunta na po tayo kay Boom Battle. Dito guys, ito yung isang application na pwede din nating pagkakitaan ng extra income. So dati nakakapag-cash out pa ako kay Boom Battle, pero sa bagong update po nito, hindi na po tayo pwede makapag-cash out dito kay Boom Battle. So, meron pong isang application na kailangan pa nating i-download para dun tayo mag-withdraw at dun po natin itatransfer yung coins na naipon po natin. So, ang mangyayari po dito, yung sinasabi ko po na trophies, kung saan kayo makakakuha nun, habang naglalaro po kayo dun sa mga game application na nandito, pwede po tayo makakuha ng mga trophies as long as tayo po yung nananalo kasi meron po tayo mga makakalaban sa kada battle dito. So dito guys, may makikita kayo dito. Magkaparehas lang sila ng game. Itong 1v1 ticket battle at itong 1v1 coins battle. Magkakaparehas lamang po ng games yung apat na yan. Kaya lamang po ang pinag-aiba dito sa ticket battle, ang makukuha po natin dyan kapag tayo po yung nanalo ay ticket. At ito namang pong coins battle, yung makukuha po natin dyan kapag nanalo tayo ay coins. So dito kada mananalo tayo, may makukuha po tayong trophies dyan. Pero kapag wala naman po or hindi po tayo nanalo sa kalaban natin, babawasan po yung trophies natin. At yung coins po pala na kailangan nating makuha dito sa game na ito, yan po yung pwede nating ma-convert into real cash. So kaya kailangan po natin ng ticket kasi yung ticket po na yan ay magagamit natin kada maglalaro po tayo dito sa coin battles game. So makikita nyo po, every time na maglalaro po tayo ng isang round ay kailangan po nating magbayad ng tickets. So pare-parehas lang naman po yung laro niyan. Kung ano po yung laro dito sa may baboy-baboy na to, dito sa animals, ganun din po dito sa application na ito. Kung ano yung laro dito, ganun din dyan. So may mga kalaban po kayo dyan. Kailangan kayo yung manalo sa kalaban ninyo. So next na po natin, yung another ways of earnings, bukod dito sa paglalaro, pwede din tayong gumawa ng mga daily task dito. So ikiklik nyo yung daily task.
And then makikita nyo dito yung kailangan nyong kompletuhin. So since mabagal or mahina yung internet natin, wala pong lalabas dito. Next natin, dun sa lucky draw po, ikiklik nyo yung open. Dito guys, every spin kailangan nating manood ng advertisement. And then pwede tayo ditong makareceive ng coins. Okay guys, dito sa Lucky Draw, ang makukuha po natin ay coins and tickets. Kung saan matapat yan, yun yung makukuha natin na reward. Next naman natin, yung sa pag-i-invite, kung gusto nyo pong mag-invite dito, okay lang po. Pero kung ayaw nyo naman po, hindi naman po required mag-invite dito. Pero kung gusto nyo mag-invite at maging valid yung pag-i-invite nyo, click nyo lamang po yung open. And then, mapupunta po kayo dito. Yung tamang pag-i-invite po dito, kung may mga kakilala kayo sa Facebook, madami kayong friends sa Facebook or sa Messenger, pwede nyo pong i-share itong link or ipa-download na lamang po sa kanila itong application na ito sa Play Store. And then, kapag dinownload po nila, ibigay nyo po yung invitation code na makikita nyo dito sa code sharing. So, lahat po tayo ng mga user ay meron pong kanya-kanyang invitation code. So, yung invitation code nyo ay makikita nyo dito. Ibigay nyo po sa kanila yung invitation code nyo at ipalagay nyo po dito sa enter the code para makareceive po sila ng coins. So tayo din po ay makakareceive ng coins kada may gagamit po ng invitation code natin. Makakatulong din po ito para mas mapabilis yung pag-iipon natin ng coins kung ang gagamitin po natin na ways of earnings dito ay ang pag-i-invite. Pero again, kung ayaw nyo mag-invite, hindi naman po required mag-invite dito. So next natin, may makikita kayo ditong treasure chest. Click natin yung open. Pwede po nating mabuksan yung laman yan, kaya lamang po kailangan pa nating manood ng advertisement. At yung laman po niyan ay coins or tickets or trophies nga po. So next na yung bagong update po nitong si Boom Battle, yung bagong update po nito. May makikita kayo ditong PayPal logo. Dito sa kabilang side, eto na yung lalabas. So, kada pipindutin natin si GCash or kaya si PayPal, ganito po yung lumalabas sa screen natin. Ang nakalagay po, currently only supports TapX Game withdraw method. Please use TapX Game to withdraw. So, yung apat po na yan, wala na pong use yan. Ito na po talaga yung pipindutin natin dito, yung TapX Game na yan. So, ikiklik lamang po natin iyan. And ito po yung lalabas. So, kailangan nyo pong gawin yung step 1, step 2, step 3, step 4, at step 5. So, dito ituturo ko po sa inyo yung tamang paraan ng pag-withdraw dito. So, may makikita po kayo sa step 1 na download now. So, kasi meron po tayong isang application na kailangang i-download at yun po ay si TapX Game Launcher. So, si TapX Game Launcher po ay merong 3.4 stars and 100,000 downloads. Si TapX Game, yung application na kailangan nating i-download kasi dito po natin itatransfer yung coins na galing kay Boom Battle at dito po tayo makakapag-cash out. So, kapag in-open nyo na po si TapX Game Launcher, ganito po yung itsura niya. Ayan, click natin yung zoom in. So, ganito po yung itsura ni TapX Game Launcher. Ito ay kailangan maging PayPal logo na katulad ng nakikita natin dito kay Boom Battle. So, para maging PayPal logo po yung kulay bilog na pink na yan, kailangan nyo pong gawin yung tatlo na nandito na naman. So, una po ay login account. Kailangan nyo mag-login sa inyong Google account. Pangalawa ay mag-lucky draw kayo na naman ng 6 times dito kay TapX Game Launcher. So, i-click nyo na lamang po yung go na makikita nyo sa gilid para may direct na kayo dun sa gagawin nyo. And then, yung sa pangatlo po ay find new game. Hindi na po ninyo yan gagawin kay TapX Game Launcher. So, kung ang dinownload nyo po na application ay si Boom Battle, babalik po kayo kay Boom Battle and then may makikita po kayo dito na step 2. Ang gagawin nyo dito nyo siya i-coconnect. May makikita kayo dito bind now, may makikita kayong authorize now, and then kapag okay na yan, nakalagay na dito na finish, babalik kayo kay TapX Game Launcher at makikita nyo na lang na dun sa bind new game, naka-check na yon at nakompleto nyo na yung tatlong yan. So, para pag nakompleto nyo na yan, click nyo na lamang po yung upgrade now na makikita nyo sa baba. At yung bilog na kulay pink ay naging PayPal logo na po. Diyan na po tayo magka-cash out. So, ipapakita ko po sa next video, ibang video po iyon na tutorial kung paano naman tayo makakapag-cash out kay TapX Game Launcher. So, sa ngayon dito sa video na ito, ay itatransfer lang natin yung 5,000 coins na naipon ko kay TapX Game Launcher. So, dito kapag baguhan ka pa lamang, yung pinaka-minimum talaga is 3,000 na coins. Pero kapag na-transfer mo na yung 3,000 na coins, ang matitira na
kanilang 5,000, 30,000, and 50,000. So ang gagawin nyo para matransfer itong coins na galing kay Boom Battle papunta kay TapX Game Launcher, itatap nyo lamang po ito and then click nyo lamang po yung redeem now. And then click nyo lamang po yung confirm at papasok na po yan kay TapX Game Launcher. Para makapag-cash out tayo, so, ang tips ko din pala dito para maka-earn kayo ng mas madaming coins, i-download nyo yung lahat yung application na connected dito kay TapX Game Launcher. Ilalagay ko yung mga link dyan sa description box. Para makapag-cash out na tayo, click natin yung PayPal logo na nandito. Andito yung record. Andito, ang dami ko nang na-cash out dito. Nasa 2,658 na lahat yung na-cash out ko dito. Yung isang 500 reviewing pa lang, hindi pa dumadating sa akin GCash account. Kasi 3 to 7 working days yung kailangan nating hintayin bago pumasok yan sa ating GCash account. Andyan sa screen yung proof of payment na pinadala talaga sa akin or nakapag-cash out talaga ako dito kay TapX Game Launcher. So dito, kung gusto nyo mag-cash out, apat yung pagpipilian, PayPal, GCash, Payeer, and Dana. Pero kung gusto nyo sa PayPal, okay lang, email address lang naman ang ilalagay nyo dyan. Pero kung sa GCash, mas madali kasi sa GCash. Ang ilalagay nyo sa enter the receiving account number, yung number or cellphone number na ginamit nyo sa inyong GCash account. Then, dun sa pangalan na isa, yung receiving account name, pangalan nyo po sa inyong GCash account. Then, itatap nyo na lang kung ano yung gusto nyong i-cash out dito. Basta meron kayo sapat na coin balance. And then, click nyo na lamang yung redeem now. Hintay kayo ng 3 to 7 working days bago pumasok yan sa inyong GCash account. Hindi kasama ang weekends and holiday sa pagbibilang. So, ayun. Dito ka nito natapos tong video na to. And thank you for watching.